FOPSCo, the Filipino Online Professional Services Cooperative, is because I believe that this is a cooperative that all Filipino online professionals own, control, and manage. So the reason kaya po ako sumali sa FOPSCo, kailangan natin ng isang sistema at isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa FOPSCo kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined FOPSCo kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa FOPSCo is a privilege to siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Stepping stone na rin ko pa maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FOPSCo because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FOPSCo is because, so as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I chose FOPSCo because we learn and grow as a community to help also others. Feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and raqueteras here in the Philippines. I joined FOPSCo because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. I want to join FOPSCo because of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. All right, so that's a big yes. We really are growing together. So again, hello and welcome to our webinar series tonight entitled The Fundamentals of the Photography. And of course, this webinar series is for our FOPSCo members, the ICT graduates, and of course, aspirant freelancers who want to upskill, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. And of course, let me just remind you of our house rule. Please put your phone silence mode, mute unnecessary noise that can interfere our session, and we are seeking for your active participation with the session. Yung nasa mga Facebook live po natin na nanonood, comment lang kayo, and then we are going to, of course, read your questions if you have any questions to our speakers. And the Q&A will follow after the discussion of our speaker. So again, I'm Dennis Bipagio, and I'll be your moderator for tonight. And with me, I have Ate Avic. Magandang gabi. Salamat naka-join ka. Good evening. Thank you. As always. And of course, we have with us CCJ, our OBS specialist. Nasa likod lang siya ng ating camera. Siya ang ating nasa technical team. And we have also Miss Sydney Vanessa Dato. Magandang hapon, Sydney. I hope naririnig mo ko.
Magandang hapon, Sir Dennis. And yes, clear po kayo sa akin eh. Thank you, Sydney. By the way, sila yung ating newest members of the Academy or the FOPSCo Academy. Go ahead, Miss Sydney. Take the floor. Introduce mo na yung ating speaker for tonight kasi talagang excited ako sa ating magiging episode. Yes, sir. Hello, everyone. It's Tuesday again. Welcome to another exciting webinar episode of FOPSCo Academy. Yes, nakagaya ng sinabi ni Sir, exciting ang ating webinar for tonight because we're gonna learn about harnessing the power of photography with our resource speaker for tonight. He is he graduated Bachelor of Science in Information Technology from Eastwoods Professionals College of Science and Technology, Ibayo, Balanga City, Bataan. He is also a graduate of Diploma course Computer Programming NC4 at SOFTNET ICTI FAB Mariveles, Bataan. His knowledge and skill are all about computer technology like photography, filmmaking, and he is also a freelance photographer and videographer. So let us all welcome Mr. Dominick Paul Dizon. Welcome, sir. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi, sir. Welcome to FOPSCo Academy. Go ahead, sir. Alright. First of all, sir, pwede na ba mag-share screen? Go ahead, sir. You have the access to share screen and nakako-host na po kayo. Okay. Marami nang nakaabang sa live. Okay. Katulad sa sabi sa intro ni Ma'am Sydney, no? I am Dominick Paul Dizon. Isa akong frontliner at the same time teacher. Teacher ako sa isang private school dito sa Mariveles, Bataan. Ang tinuturuan ko po is senior high school and college. The major of my subjects is all about computer fundamentals. And at the same time, isa rin po akong freelance photographer. Actually, since nag-college ako, pagdating kasi sa IT, pasok pa rin naman siya sa standard ng ng kurso, kumbaga. So, nakahiligan ko siya. Nagsimula ako sa cellphone lang, mobile photography. And then, nung binilhan na ako ni papa ko ng camera kasi nakita niya na mahilig ako sa mga photography, pag picture-picture and pag video. So, binilhan niya ako ng camera. So, ngayon, nasabi ko kanina, isa rin po akong frontliner. PNP Force Multiplier din po kami, no? Sa ngayon, dahil lockdown dito sa amin sa Mariveles, so, isa rin po ako sa nagbabantay sa border to border dito sa amin sa Mariveles. So, next. So, ayan po. Mga sample na project ko at iba pa ng aming team. This one is yung sa mga ka-member ko. Photoshoot kami dahil kailangan. Kaya, need sa PNP. No? Kailangan po kasi ng group picture namin. So, ilalagay po kasi yon sa national. And this one, ito yung parang indoor photography. Ito naman po is naimbitahan ako ang aming chairman dito sa barangay namin para bigyan sila ng magandang larawan at ilalagay daw nila sa tarpaulin nila. And this one, tumalit dito sa gilid is eto naman yung naimbitahan din ako na mag-wedding photography naman. Sa kasamaang palad, ito na lang po yung natira sa mga pictures ko na ako yung mismong kinuhanan. No? So, ayun. So, next po. Ito yung mga sample na kuha ko naman. Actually, kung natatandaan nyo po, no, this one, this photo took year 2019. No, kung hindi po nagkakamali. Ito po yung nag-align yung Jupiter
Mars, no? Saka yung pinaka moon po natin. Kumbaga, nag-straight po yan. Actually, ito po, hindi ko siya sinasadya na ma-picturean kasi paakyat ako ng zigzag sa amin eh. Pa-uwi ako ng bahay. And sabi ko, ano siya? Sabi ko, bakit parang may iba sa langit ngayon? Kasi ang ganda po ng sunset that time. And sabi ko, bakit yung moon may kasunod na parang iba pang stars na malalaki? And then, nag-research ako that time. And ayun nga, nung panahon na yun, saktong-sakto, na-timingan ko siya. And yung kuha ko dito, kaya medyo malabo, dahil ang gamit ko lang po dito na camera is yung cellphone ko na Samsung Note 8. Yo. So, hindi siya ganun ka-latest. Kaya ganito lang yung yung pinaka linaw niya. And isa rin po ito sa mga nagpakilala talaga sa akin sa mundo ng photography dahil sinare po ito mismo ni Bataan weather page and nakakuha siya ng almost 10,000 likes and reacts, no? And almost 15 shares, no? And this one po, itong parang may kidlap and ulap na ito. Ito naman po yung nag-erupt yung Bulkang Taal nung last year lang din po, mga January ata or February naman. And ito naman po sa ano naman to, sa dito rin sa Mariveles, Bataan, bandang Sisiman. Yun po yung ano niya. So next po, and ito naman, no, sample ng kuha ko naman. Dito lang rin po yan sa Mariveles, Bataan. Mahilig din po kasi kaming mag-adventure ng kapatid ko kung saan-saan kami napapadpad, no? So ayun po, ito yung ilan sa makikita nyo dito sa Mariveles, Bataan. So stop share ko lang po muna at lipat tayo sa ibang topics natin today. Kumbaga, intro pa lang po yan. Okay, ito na po. Okay, this one, ano, hindi ko na po siya nilipat sa dito PowerPoint, no? To be, ano na lang din, na respect sa pinaka-owner ng natin. Kumbaga, iwas copyright, ika nga. So dito naman, ang pinaka-topic for today, sabi nga, fundamentals of photography. Siyempre, pagdating sa photography, kailangan natin malaman yung pinaka-basics muna. Hindi naman agad-agad na kapag picture tayo, ang tingin sa tingin natin is maganda, okay na yun. Siyempre, kailangan natin malaman step by step kung para saan yung mga settings ng camera natin. No? So sabi dito, confuse over what term such as shutter speed, aperture, ISO, speed, exposure compensation, white balance mean, and have no fear. Our camera basics series take you through each of these important fundamentals concept of photography so that you won't only get to know your camera better, but also have a better idea of how you can tweak camera modes and setting to get amazing shots. So, yun yung mga iilan sa mga basics camera natin para matuto tayo kahit paano sa ating photography world, no? Ika nga. So, the first one is camera basics, number one, aperture. Okay. Sabi dito, the first thing to consider when taking photographs with a digital camera is the effect that the aperture can have on your pictures. How will the photograph finish change depending on the aperture is widened or narrowed? Yun yung tanong. Okay? So dito, sa sample picture natin, makikita natin, meron tayong nakalagay na bokeh size, no? Bokeh or bokeh size. Dito natin ma-re-resize or malalaman yung pinaka tamang size sa ating picture or larawan. Okay? So, eto po, no? Meron tayo dito na F / 1.8 and F / 5.6 and F / 116.
ay, or 16, sorry. Sir, ano pong ibig sabihin nito? Itong mga F1.8, F5.6, and F16. Ito po yung mga nagbibigay sa atin ng focus and sukat. Ibig sabihin, ang F po pala dito is focus. No? Focus tayo sa 1.8 lang na sukat or focus lang tayo sa 5.6 na sukat ng ating larawan. Okay? So, next sabi dito, the aperture controls the amount of light entering the lens. First one, the larger the aperture, the smaller the F number, the larger the bokeh. So, ibig sabihin po, pagka mas malaki yung ating lente, no? And mas maliit yung pinaka settings natin. For example, sabihin natin F1.8, no? Yun yung sinet natin settings sa loob ng camera natin. Yun yung magiging itsura ng ating larawan. Hindi siya ganun kaliit. Ibig sabihin, mas malaki pa nga po yung sukat ng ating pinaka larawan. So sabi dito, no, kung nakikita niyo po itong bilog na to, no, focus slash 1.8, no, tingnan niyo na lang po yung pinaka itsura ng lente natin or yung pinaka mata ng camera natin. Ganyan po kalaki yung magiging resulta ng ating larawan. Okay? So next one, the camera basics number 2. Shutter speed. So dito, when taking photographs, you want to have a good grasp of shutter speed and its effect on your photographs. What kind of effects can you create with a faster or slower shutter speed? So dito, ang ibig sabihin po, no, sa mas madaling salita ni shutter speed, ito yung akala natin medyo nag-i-slow yung camera natin dahil gabi. Hindi po. Ginagawa po ng camera natin yun dahil kumbaga, doon siya nakakakuha ng perfect color and lightning pagdating sa gabi. Dahil pagdating po sa mga night shot, no, magkaiba na po kasi ang rules ng photography pagdating sa morning and evening shot. No, dahil nag-iiba na po yung ilaw, liwanag, at iba pang kulay sa paligid, lalo pagdating ng gabi. So, sabi dito, the shutter speed, no, pagka nag-slow tayo or bumaba tayo ng 1/15 seconds, ibig sabihin, mas mabagal yung kuha sa camera, pero mas maganda ba ang kuha? Yun yung tanong. It depends on how the settings of ISO. Okay? Si ISO po kasi sa kasi shutter speed, hindi po sila pwedeng paghiwalayin sa settings. Kailangan magkasama sila. Okay? So dito, ang nakikita natin sa larawan, ang kuha nito is ang shutter speed niya, binaba niya ng 0.30 seconds. Okay? Then ito pong mga ilaw na nakikita nyo na yan, is yan po yung mga sasakyan. Okay? So, iyan ang nagiging resulta ng kapag binabaan natin yung shutter speed natin. Yung iba, nung baguhan pa lang po ako na photographer, sabi sa akin ng isang kasama ko is, sir, ano yung shutter speed mo? Ilang segundo, sabi sa akin. And tinignan ko yung araw, tinignan niya rin ako. And sabi ko, bakit ka natin sa akin? Sabi niya, bakit ka po kasi tumitingin sa kapaligiran? Sabi niya. Sabi ko, bumabase kasi ako sa shutter speed ko sa kapaligiran ko. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, is shutter speed, siya yung bumabase sa ilaw or sa liwanag ng kapaligiran natin. Okay? And siya, samahan natin siya ng ISO. Okay? Next po, the camera basics number 3. Exposure, no? Ito naman is exposure is one of the major factors that can make or break a picture. So dito naman sa exposure natin, karamihan sa
ibang photographer is nababago or nagbabago yung kanilang mga rules. Ano po? And yung iba, ang akala nila, porket nag-blur lang yung pinakalikod or background ng subject nila and mas nag-focus yung yung camera nila dun sa pinaka pinaka subject nila is akala nila nagawa na po nila yung exposure, which is mali po yan. The exposure po kasi na tinatawag natin minsan ito yung nagpapadilim, nagpapaliwanag, or saktong katamtaman lang ng kuha natin sa mga pictures natin. Okay? So, dito, exposure first to the brightness in a picture as decided by the interaction between aperture and shutter speed. Okay? Ang ibig po sabihin noon is kung ang shutter speed mo is hindi tugma sa aperture mo, meaning magkakaroon ng problema. Kumbaga, parang sa traffic, pag parehas na nag-green ang traffic light sa magkabilang gilid, mangyayaring hindi maganda. Okay, ganun din dito. Kapag hindi tugma si aperture and then si shutter speed, kumbaga hindi sila nag-meet sa gitna, kailangan po kasi balance yan, dalawang yan, is hindi ganun kaganda yung magiging result ng ating picture. Okay, next po. Masyado po bang mabilis, ma'am, sir? Sakto lang, Sir Dom. Actually, we're enjoying what we are learning. Okay po. So, next po, camera basics, exposure compensation. Okay, kung kanina, ang exposure lang ang nasabi ko, may kapatid pa pala si exposure natin. Okay? So, ang kapatid niya is ito, si exposure compensation. Kapag ka masyadong maliwanag ang kapaligiran niya, siya naman yung pumapangalawa kay exposure natin. Okay? Meaning, siya yung katuwang ni exposure natin para hindi ganun kaliwanag yung larawan natin. Kaya nga may nasasabi na yung iba na sa sobrang liwanag is parang kukunin ka na ni San Pedro, no? Which is minsan natatawa na lang rin ako dahil yung iba naman kasi is masyado nga namang maliwanag para sa larawan na yun. Okay? So ibig sabihin, exposure compensation is a function you can use to change the exposure set by the camera. So, ibig sabihin, into something of your own preference, no? The exposure itself, kailangan may kasama siyang exposure compensation dahil hindi pwedeng masyadong maliwanag at hindi pwedeng masyadong mababa yung brightness ng ating larawan. Okay po? So, next. Camera basics number 5, no? Ito naman po si ISO speed, or yung iba tawag dito is ISO. ISO speed plays an equally important role as aperture and shutter speed in its effect on exposure. Katulad nga po na sabi ko sa inyo kanina, pagdating sa shutter speed and aperture is hindi kailangan magkakahiwalay sila. Kailangan kung paano mo timplahin yung kape mo, kailangan depende sa iyo. Depende sa photographer or depende sa titikim ng kape. Okay, sir, kalma, napupunta ka na sa kape. Okay? Kaya ako po kasi siya naihambing, no, sa kape dahil sa camera hindi naman siya ganoon kahirap gamitin. Kailangan lang rin natin alamin at kung paano natin titimplahin yung itsura, kulay, yung pusyaw or liwanag ng ating larawan. Okay? So dito, ang ginagawa naman ni ISO speed kaila shutter speed at ni aperture natin is siya yung taga-balance. Okay? So dito, sa larawan natin, meron tayong
nakikita sa larawan. Alam mo, sir, may mata kami, no? may nakikita tayo dito sa larawan na sa taas niya is masyadong maliwanag and dito sa baba, masyadong madilim. Okay? So, ang problema dito, this shot is night photography. So, kailangan talagang need natin si ISO. Dahil sabi ko nga, taga-timpla siya. Kailangan ba good or kailangan ba bad? Kung kailangan ba masyadong low or kailangan ba masyadong high yung need natin. So, kung kailangan talaga natin dito is yung katamtaman lang talaga. Kumbaga, para mag-blend yung dalawang kulay, titimplahin mong maigi. Hindi pwedeng napasobra ka dito at tapos mamaya babawasan mo. No. No? So, kailangan before ka mag-click ng shot ng camera natin na bago mo i-click yan, kailangan okay na. Okay na yung pinaka-result ng picture natin. So, next po. Camera basics number 6, white balance. So, dito naman si white balance po natin is a feature that ensures that the color white is reproduced accurately regardless of the type of lighting under which a photo is taken. At a very basically level, it is a common to use the auto white balancing settings. However, the settings is no one size fits all solution. So meaning, itong white balance po natin is hindi sa lahat kailangan natin siyang gamitin. No? Kahit po sa cellphone natin ngayon, yung mga upgraded and updated na cellphones ngayon po or smart dito. Mga smartphones, no? Pagdating po sa pro mode, yung may makikita rin po kayong mga itong mga sinasabi ko na to, the shutter speed, white balance, exposure, no, aperture, ISO, makikita nyo rin po ito. Ito naman po si white balance is more on dito. Night photography naman po siya ginagamit. Lalo kapag masyadong madilim yung kapaligiran. Kumbaga, yung mata natin is okay, pero sa pagdating sa lente ng camera is hindi tugma. Okay? Kung ano nakikita natin sa personal, pagdating sa camera natin, hindi ganun kaganda. So, dito na natin ipapasok si white balance para timplahin niya rin yung pinaka result ng larawan natin. Sabi pa dito, white balance makes sure your pictures turns out with a appropriate color tone for the lighting. No? Its original function is to ensure that white appears white in your photos. You can also use it to add a color cast to your photos. No? Ibig sabihin, hindi po pala basta dahil porket sinabi natin white balance siya, white lang yung kulay niya. No? Hindi po. Kapag tinaas po natin yung ano niya, yung white balance na to, no? From middle, itataas natin siyang ganyan. Ang magiging kulay po niyan is parang pa-rainbow effect na pa-light yung kulay. Pero iba-ibang kulay may kita natin. Merong green, may blue, yellow, may red, no? And then kapag binaban naman po natin itong settings na to, doon naman na po mapapakita yung mga dark color din naman. Pero ganon din yung kulay niya. Dark red, dark yellow, dark green, dark blue. Okay? Ganon po si white balance. Hindi porket sinabing white, no? White na lang po yung kulay niya. So, next po. Camera basics number 7, metering. Okay. Sir Dom, bakit pati sa larawan or sa pangkukuha ng picture natin, kailangan may sukat? Siyempre po, need po yan sa lahat, no? Ako po kasi yung tao na hate yung math, no? Ayoko po kasi nagsisolve talaga. Kahit simpleng problem solving lang yan, ayoko. Pero dahil kasama siya sa lahat ng bagay dito sa mundo, tinanggap ko na lang din talaga. Okay, so pagdating dito sa camera na basics natin, kailangan din po talaga ng metering. Hindi naman ito yung magsosolve ka pa na hahanapin mo si X, no? Bakit nga ba kasi laging hinahanap si X? De, joke lang po. dito, no? So, the metering function measures the brightness of a subject and decides how much exposure is the best for the photo, no?
So dito, may nakikita po tayong grid lines. No? Grid lines po ang tawag dito. Yung iba po, no, naaalala daw nila dito is yung geometry nila na klase. Dahil merong mga patterns na ganito, perfect square daw. So ang ginagawa po nito, para ma-check natin kung paling or nakabaliktad ba yung larawan natin. Meron naman ibang photography na sinasadyang parang medyo paling or medyo baliktad yung kuha dahil kasama yun sa naisip niyong concept, no? Pero kung nasa standard ka na photography, like yung mga debut and the wedding, prenup, na mga ganun na klaseng photography, is kailangan pantay yung mga kuha natin. So next po, camera basics number 8, establishing focus. So ito na yung inaabangan ng karamihan sa atin. Dahil blur lang yung background, photographer na daw sila. Nope, hindi po doon bumabase. So dito, establishing focus or the autofocus, no? The one thing that enables the photographer to convey his photographic intent to the viewer is establishing the focus. Tama nga naman po. Dahil ang catchy-ting nun kapag ka parang naka-focus lang yung camera natin doon sa pinaka-subject natin, no? Kumbaga, nasa marami kang tao pero yung kuha mo sa camera mo naka-focus lang doon sa pinaka-subject mo, talagang ang catchy nga naman tingnan. And napaka-professional tingnan. Lalo kung ang gamit mo is talagang naka-focus, no, yung sa pinaka-subject mo. Meron pong dalawang klase ang focus natin. The number one is autofocus. Yung kumbaga matik nang naka-focus dun sa subject natin. And yung isa is the manual focus naman. So sa amin na mga karamihan ng photographer is mas gustong-gusto gamitin si manual focus. Bakit po? Kasi si manual focus, mas ikaw yung gumagawa eh. No? Kumbaga, payag ka ba na merong ibang bagay o tao na mangingialam sa pagkuha mo ng larawan? Siyempre, hindi po, di ba? So, ganun yung mas gusto namin mga photographers. Mas gusto namin si manual focus. Okay? So, next. AF refers to autofocus, sabi ko nga po kanina. This is when the camera tunes itself to establish the best focus when taking a photo. So next one, MF refers to manual focus. This is when the photographers adjust the focus manually to establish the focus. Okay? So katulad po ng sabi ko sa inyo kanina, autofocus is mismo si camera ang nagde-decide kung saan siya nagpo-focus. And sa manual focus naman, mismong si photographer ang nagpo-focus sa subject natin. So next one po, camera basics number 9, the autofocus mode. Okay? So dito, when establishing focus on a subject, it is a vitally important to anticipate the subject's movement and capture it at the right moment. This means it is essential to know the appropriate autofocus mode to use for a stationary subject and which to use when the subject is moving. Okay. Sabi dito, kumbaga yung in-explain ko kanina is parang dinown ko masyado si autofocus. So dito naman po sa autofocus mode natin, ang camera basic is mas inangat naman yung kapasidad or yung kagandahan ni autofocus, no? Kapag gumagalaw po yung subject natin, is mas okay na gumamit tayo ng autofocus dahil kahit gumalaw or saan magpunta yan, sa kanya lang nakafocus yung camera natin o yung pinaka-lente natin. And ginagamit rin po si autofocus mode pagdating sa videography naman. Meron siyang kaibahan dun sa photography. Dahil sa photography, kailangan pagdating sa scene, istimplado muna yung
itsura. Pero pagdating sa videography, ang kinaibahan niya sa photography is kailangan before ka mag ano doon is dito. Ititimpla mo pa lang yung pinaka settings ng camera mo and iibahin mo pa ulit 'yon dahil video ang ginagawa niya. Hindi siya photography. Okay, that's the one, no? The different of the photography and videography. So next po, camera basics number 10. Picture style. So dito sa picture style, with the picture style function, you can adjust the color tone and the contrast to enhance the charm and appeal of the subject. By selecting the perfect picture style settings, you can get perfect results in expressing your shooting intent in a vivid photo. Sir, question, yung picture style po ba na yan is nasa camera settings natin? Hindi po, no? Nasa atin mismong photographer yan. Kaya nga po sinabing picture style, nakadepende sa may hawak ng camera. No? Okay, yun po yung ibig sabihin ni picture style. Picture style allows you to change the contrast and color tone of the photo to your own liking. Number one, able to adjust the settings to suit the subject and your shooting intent. And number two, able to customize the setting in the preset settings. Di po kayo nagkakamali, no? Preset po yung basa dito. Ang preset po is meaning, kung sa mga cellphone, ang tawag natin sa mga pinang-edit-edit natin ng picture natin is yung filter. So pagdating sa photography naman, is more on preset yung tawag. Wala naman po siyang ganong pinagkaibahan sa filter na tinatawag. Pero mas enhance lang po kasi yung presence ng preset settings. Okay? So next po, camera basics number 11. Malapit na pong matapos to. Okay? So camera basics number 11, face detection autofocus. Okay? Is the autofocus system used in viewfinder shooting on DSLR cameras? Its main features lies in its rapid autofocusing speed. In the following, we will explain how important about face detection autofocus. So, for example, dito sa larawan natin, ang pinipicturan mo is yung ibon. So, sir, paano mo pipicturan yung ibon kung masyadong mabilis at magalaw yung ibon? Kaya nga po tayo may tinatawag na face detection autofocus dahil ginawa itong settings na to para talaga sa wild photography, yung mga mabibilis gumalaw na hayop, no, or bagay. Si face detection autofocus ang bahala doon. Basta i-set mo siya doon sa settings na yon and i-on mo lang, siya na yung bahala sa lahat. Siya na yung magtitimpla ng pinakakulay, pinaka-brightness, exposure, lahat-lahat na. Okay, kumbaga wala na po tayong problemahin doon. And the next one, camera basics, number 12, no? The viewfinder naman. When it comes to shooting, a vital part of the camera is the viewfinder. Nowadays, there are cameras that do not come with viewfinders. Only with the live view shooting. However, as you get more experience with photography, you will realize how much shooting with a viewfinder can affect your photos. No? Kapag sinabi mong viewfinder, sa mga old camera kasi, siya yung tinititigan ng mga photographer natin. Kumbaga yung ididikit pa yung mata, sa yung magsisilipin pang ganyan. No? That's the one we call viewfinder po. No? Kasi ngayon, hindi na po siya ganong pinapansin dahil yung mga makabagong camera po, meron na siyang parang pinaka-screen din talaga. No? Dahil noon, ang viewfinder is, yun lang yung parang pinaka-itsura ng camera natin. Viewfinder and camera, okay na yun. Basta filmic mo, okay na yun. Ngayon po, makikita na natin yung pinaka-result before natin
ipa-develop, no? Meron na tayong makikita screen. Minsan pa nga, yung mga latest ngayon is touch screen na rin yung pinaka makikita natin, no? Before natin ipa-develop. So dito, sabi dito, mas malaking tulong si viewfinder. Kahit po ako, no, mas advisable ko po na meron talagang viewfinder and together with yung pinaka-viewfinder na makabago ngayon na may screen na. Okay? Masasabi ko po kasi mas okay si viewfinder dahil pagka sinilip mo yung sa pinaka-lente ng camera, mas makikita mo kung anong kulang, kung anong na aspeto ka na ng larawan. Kung tama pa ba or may mali na sa pinagkukuha mong larawan. Okay, next po. Camera basics, live view. So dito naman po, iilan pa lang po yung may camera na ganito. As of the moment, I think no, hindi rin po ako kasi sure dahil ito pong live view, parang tinanggal naman na po nila si viewfinder natin, no? Kumbaga nandun na lang pinaka-screen na lang and then click ganun na lang yung itsura nito, no? The implementation of dual pixel CMOS autofocus in Canon latest camera model have vastly improved shooting condition in live view which features fast autofocus speed that measures up to viewfinder autofocus is gradually becoming the choice method of shooting for many photographers, no? Ako po kasi is hindi ako totally fan ng mga makabagong technology ngayon. Parang mas gusto ko pa yung dati. Dahil, oo, luma siya. Pero ngayon po kasi simula nag-pandemic, napansin ko karamihan sa mga photographers at mga kabataan ngayon nahihilig sa mga aesthetic na larawan or mga bagay, no? Baga, mas gusto yung mga makalumang larawan, mas gusto yung makalumang kanta, no? Kumbaga, parang dahil sa pandemic, gusto natin bumalik sa dati. Okay, yung walang pandemic, walang mask, walang face shield, ganun. Normal lang yung lahat ng bagay. Nakakahinga ka ng maluwag. Okay, ganun din po dito sa the live view natin sa camera basics number 13 natin. Okay, the next one is camera basics number 14, positioning and angle. So dito naman, kung kanina meron tayong tinatawag na metering or meter, no? So dito naman camera basics number 14 natin, position and angle. Are two elements that greatly influence the outcome of your photos since they have such a significant impact, varying them ensures that you will be able to get a different effect in your photos. So dito naman, kahit saan, kapag ka natutunan mo nang gawin yung technique na ito, is kahit saan pwede mo na siyang gamitin. Positioning and angle. Sa positioning, need natin ng pinaka-comfortable para sa photographer. And angle para sa camera naman. Yun yung pinagkaibahan ng dalawa na yun. So you can change the composition of your photos based on the position and angle. Decide on a position before choosing an angle. So that's the difference between the two. Okay? The level where you hold the camera, yun yung tinatawag na position. And the degree at which of the camera faces the subject. Yun naman po yung angle. So, kahit sa photography, meron pa rin tayong pinaka-position at angle na tinatawag. Okay. Now, camera basics number 15, program AE or the pro mode na tinatawag. Okay. Where the camera automatically sets the aperture and shutter speed enables you to shoot quickly to capture sudden photographic opportunities and yet still retain creative control over other settings such as a white balance. So dito, yung pinaka sample photo natin, makikita nyo lahat ng settings na nabanggit, no? Yung program AE mode or the semi-automatic mode, no?
Dito, masyadong technical kapag in-explain ko isa-isa tong mga to, no? Baga, papahapyawan na lang po natin. So dito, may nakikita tayong P and 1 over 60 and the F5.0 and the IS po niya is 400. So, ang ginawa niya settings dito para mas makita yung pinaka-anino nung bridge sa ilalim. And para mas ma-enhance yung kulay, kaya niya sinet ng 400 yung ISO niya. And then this one, no, ito yung pinaka-balance sa aperture naman niya. 1/60 and this one is F5.0. Ito, kumbaga, ito yung sa pinaka shutter speed naman niya. This one, no, so the negative 3, 2, 1, then 0, tas 1, 2, 3, tas positive 3. Ito naman po yung pinaka itsura ng white balance na tinatawag, okay? So ito naman yung mga the rest na settings is sinama na lang rin sa larawan. Pero ito yung pinaka importanteng ginawa niya dito sa larawan na ito. Okay? Next po. Camera basics number 16 or the last camera basics. Aperture priority AE or AV mode. Want to create a photograph with a lovely background and blur, no, or bokeh effect, or perhaps ensure that everything in the image in focus, no? Kumbaga, hindi lang pala sa manual and autofocus mode na babase yung pinaka focus ng camera natin. No, meron din tayong tinatawag na bokeh effect. Ito yung literal na focus na focus sa isang bagay or sa isang subject yung camera mo. Like ito, mismong laruan siya na isang jeep, no? Pero na mas naka-focus yung camera dito sa side na to. So, sir, pwede pa lang gawin yun sa camera. Pwede pong gawin yan, no? Kumbaga, mas ito yung ginagamit naman sa mga mabibilisang shot. Okay? Dahil ito, hindi mo na siya ganun i-settings pa pagdating sa camera. Dahil may autofocus mode na siya. At the same time, meron na rin siyang bokeh effect. Yung literal na naka-set lang siya dun sa pinaka-subject natin. Okay. Gets po ba lahat ng nabanggit ni sir? Okay pa po? Nandiyan pa kayo, sir? Ma'am? Yes, yes, sir. Nakakatuwa. Ang daming mga learning. Okay. Ito po. Ano? Wait lang. Actually, meron pa po tayong discussion. Saglit na lang po to. Konting-konti na lang. Go ahead, sir. So, habang pinipull out ni sir, so, if you have any questions, you may type in sa atin sa comment section sa Facebook Live so that we can read your questions. And hello sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. First, Ms. Divina Mendoza, watching from Lubao, Pampanga. We also have from General Santos City, si Ms. Monica Silot Makalatas. And Ms. Nelly is also watching. And okay, actually, hindi ko na mabasa kung sino pa yung nanonood. But yes, ayun. Sir Rachel, also watching with us. Ma'am Shileto Marie. Yeah. Silito, okay, thanks on that, Miss Marivic. So, how about you, Miss Ate or Ate Avic? Do you have something na pwede mong i-share dyan? Sino pa bang nakikita mo? Miss Nelly Martinez. Hello, good evening. Welcome and thank you for watching. Stay tuned kasi may i-share pa si Sir Dom. Go ahead, Sir Dom. Okay pa. So, this one, no, ito yung pinaka-last lesson for today, no? 10 different photo editing style, no? So kung kanina camera basics naman kung kumbaga about lahat sa camera, this one, no, iba't ibang klaseng editing or photo editing style, no, iba't ibang klaseng kuha pagdating sa camera or iba't ibang klaseng style ng mga photographers, no. So this one tinatawag nating clean editing. The most basic of the editing style, a clean edit means that you're adjusting just the basics to clean up the image. So,
Ito yung before ng subject natin. And this one is the after, no? Nang na clean edit niya na. Kumbaga hindi niya ganun pinaka OA yan yung edit niya. Saktong linis lang ng kuha sa pinaka subject and the picture, no? So yun po yung clean editing. So next one, matte finish. Matte photo editing became quite trendy for some times and remains to be popular editing style. This aim is slightly washed out, no? Dark and moody and vintage look. So ito yung before niya and then ito yung after, no? Kumbaga hindi lang pala sa mga kulay may matte na colors, no? Dito rin pala sa editing, meron din po matte editing or the matte finish na editing. Ito naman is hindi naman siya ganun din ka-OA yung pagkaka-edit. Kumbaga mas dinagdagan niya lang ng medyo blurry effect pagdating sa matte finish. Okay? So next po, high contrast. One way to create edgy and dramatic looks is to create a high contrast look with your photo editing. Whether color or black and white, a strong contrast is a way to make a photo more graphic with its dark shadow. So, katulad ng mga examples kanina, ito yung before and then ito yung after ng photo editing with high contrast. So, dito medyo dark siya, no? So, dito medyo tinaasan niya lang konti yung brightness and pagdating sa contrast. Okay? So, next, mid-contrast black and white. If you're just starting to dabble in black and white photography, this may be a great starting point for you. Going monotone can instantly add a bit of interest to an otherwise blah photo. So, ito naman yung before and ito yung after ng ma-edit na with mid contrast black and white. So, hindi siya yung typical na black and white lang. Kumbaga, ito yung black and white na talagang sinaunang panahon. Okay? So, next po, warm black and white. So, maraming iba't ibang styles black and white. No? Kung ano, marami talaga. Black and white images are classic, but there can still be some variation in black and white images too. A warm black and white photo edit typically has slightly lower contrast, a warm tone to the image that is very suitable or subtle, and highlight tone down while shadows are slightly brightened. No? So kung dito yung background niya is black and white na, no? And dito sa after mapapansin nyo na lahat ng sila is black and white. And ang pinagkaiba nito sa ibang black and white na style is this one is talagang mas mapusyaw yung black and white na kulay niya. Okay? Next po, the HDR or high dynamic range. This basically just means that there's a long range between shadow and highlights. If you're creating an HDR look in editing, this starts with brightening the shadow and lowering the highlights. So, ito yung before ng kuha niya. Actually, dito, sa before pa lang, is okay naman na, no? Pero, mas pinaganda pa, no? Dito sa HDR na edit niya. Kumbaga dito, mas dinagdagan niya ng kulay yung larawan. Okay? Next po, cross process. If you love experimenting with color, try editing your digital photos to replicate cross-processing. Cross-process looks refer to the days of films. Back then, photographers would develop film in chemicals meant for different filming types. This deliberate change in the chemicals would create funky colors that people love. So, dito, no, yung ito yung before na kuha, and then this one is the after. Kumbaga, mas mabuhay, no, yung kulay dito, and dito is parang mas binabaan niya lang yung kulay, pero ganun pa rin yung kulay niya. Okay?
So next, damage film look. If you're looking to go even farther with a funky and colorful look, create a damage film look. This photography editing style again goes back to the days of filming. It was often seen when the filming was expired or had some sort of heat or light damage to it. So ito yung before of the photo, and then this is the after, no? After ma-edit with damaged film look. Kumbaga, ito yung mga itsura ng sinauna dahil more on film pa noon eh. Hindi katulad ngayon na memory naman na. Okay? So next, vintage film. The vintage film look is one that draw from a few other editing style to mimic film from the 1970s and 1980s. Some vintage film look may incorporate a slightly matte finish. They may have a heavier grain and color may be slightly washed out, no? So ito yung before, and then this is the after na ma-edit siya with vintage film na itsura. Okay? So kumbaga binabalik tayo sa nakaraan. Yun yung target naman nito. So next one, dark and moody. We see a lot of bright, white, cheerful photos these days, no? But what about a moodier alternative? A dark and moody photography editing style can be wonderful for evoking emotions. Shadows are dark and heavy, so our eyes get drawn to the highlights. Our white space is the darkness rather than the lightness, no? Etong klase ng editing style na to is ginagamit siya sa mga wedding photography, okay, or more on prenup. So yun lang po, hanggang doon na lang, ma'am and sir. Right. So nakakatuwa mo, talagang bonus pa si Sir Dom sa atin na binigay sa with the photo editing. Okay, so Sir Dom, we are going to entertain some questions. Would that be okay? Okay lang po. Sige, thank you on that. So first question would be coming from, hi Miss Sydney, magandang gabi, go ahead. Mute your mic and you may ask your question kay Sir Dom. Hello sir, good evening. Yes po. Hindi pa ako mag-open ng camera. We can hear you, go ahead. Okay sir. Ang question ko po is, what camera should I buy po as a beginner photographer? For beginner, mas prefer ko dun muna sa syempre pang beginner na camera. Kung be specific naman tayo, more on Canon and Nikon, no? Pero yung model nila is 2017 and 2018. Kaya ako nasabi yung mga ganong model dahil dun din ako nag-start po ng pagpo-photography ng mga ganong settings ng camera. And sa camera, may tinatawag tayong bridge cam. The bridge cam na itsura is yung pinapalit-palitan ng lente na camera. Okay? So, yun yung mga maire-refer ko para sa mga beginner na photographer. Alright. Thank you on answering that question, Sir Dom. I hope okay naman po yun, Miss Sydney. Yes, sir. Okay. Go. Samantalayin mo na habang andito si Sir. Sige, sir. Ano pong tips niyo para po sa pag-picture kapag low light photographer? Etong tip na to, hindi lang siya tip para sa mga low light na photography. Look for a different angle. Kasi kahit saan pwede mo siyang gamitin. Pagka low light, kung mas specific yung gusto mong, if example sa akin, ang technique na maano ko doon is kung hindi talaga kaya ng settings ng camera mo na habulin yung liwanag, mag-add ka ng mga ilaw. Like for example, ring light, or kung wala ka namang bit-bit na ganun, pwede yung flashlight lang. Kasi
yung mga ganong kaliliit na bagay is malaking tulong pagdating sa low light photography. Yun po. Okay, Miss Sydney, I think okay na naman po yun. So sige, we can, siguro, this is more on personal question. And, Sir Dom, please tell us, kasi di ba maraming klase ng photographer and then may makanya-kanya silang niche or we call it area of focus. Okay. So on your industry or sa'yo personally, that question, saan ba talaga yung pinaka passion nyo sa photography? Anong area yung talagang gustong-gusto nyo yung ginagawa? Ako, personally, kaya ako nagustuhan yung photography industry, ano, kasi bala ko talagang makapasok or kahit ano lang, second cameraman lang pagdating sa mga, alam niyo, FHM na magazine, mga ganun. Kasi, pag kasi sabi nila, artist ka, kahit saan ka magpunta, kung trip mo talaga, yun eh. No? So ako, dun, parang dun ko nakikita yung sarili ko, kaya ako pinasok yung mundo ng photography po. Yun po yung akin naman. So, more on that area. Kasi meron kasi yung iba, of course, passion photography or lifestyle photography or kung ano-ano mang photography yan. Nature, kaya night photography, mga ganong klaseng mga photographer. But any questions, Ate Avic, baka you have someone to, or something to ask, go ahead. Yes, teka muna, Dennis, meron kasi nag-ask ng questions sa Facebook. Perfect, go ahead. Si Lot Makalata, some question niya. Is, I have a question po, sir. Ano ba ang recommended ninyo na camera for beginners? Maraming nasabot ni sir ko kanina, no? I think related po doon kay Miss Sydney. Natanong na po siya. Okay. Nasagot na ni Sam Monica yung main question a while ago. Okay? Thank you so much for the question. ang question ko kay Sir okay. Ano yung favorite subject mo? Sa kasi di ba mga photography, meron mga kung anong subject yung gusto nila. Ako po, combination of travel and nature na photography. Dahil ako po ay isa ring miyembro ng mga riders club dito sa atin sa Pilipinas. So, kumbaga, pag nagta-travel kami or may rides kami, more on, hindi rides yung habol ko, kundi yung mismong pupuntahan namin. Yun po, yung ano po. Kumbaga, sulit yung pagod. Pagka nakita mo yung view, tapos may uwi mo pa and masishare mo through Facebook para makita ng ibang kaibigan. So, yun yung pinakamagandang pasalubong para sa akin and pinakamagandang trip sa photography. Great. Yun eh. The purpose of taking the photo and then let your loved ones experience what you have watched or what you have seen from that particular location or area. Kasi pag nakita nila, wow, gusto ko rin matry to or gusto ko ma-experience to. Okay, so Sir Dom, since we have a limited time, so another question na lang. Isa na lang pagbigyan natin. Okay, yeah. Sir Dom, what's the best thing that happened in you as a photographer or as an online professional at the present? Sa ngayon, ang masasabi ko na pinaka-the best na nangyari pagdating sa akin is yung binabalikan ko yung nakaraan na kumbaga nag-start ako sa wala, nag-start ako sa pinakasimpleng pamamaraan sa photography. And ngayon, no, kumbaga sobrang saya ko dahil marami na nakakakilala sa akin kahit paano, marami na rin projects kahit pandemic. So, para sa akin, yun yung pina-the best part. And mas okay pa ngayon dahil kahit pandemic, merong nagpapaano sa akin, kumukuha sa akin na picturean sila, ganito, ganyan, for birthday, debut, kasal. So, yun yung pina-the best sa akin na nangyari.
And the best din na nangyari na nakapag-share ka ng knowledge dito sa PopSco Academy. Okay, so din, before sir. We end this session, go ahead, Sir Dom. Any parting words that you would like to share to our audience, especially for those who are aspiring photographers? Go ahead. Alright. So sa mga inspiring no na pumasok sa mundo ng photography and yung isa pa na videography no, or kahit ano pang ano yan, basta camera yung hawak nyo, enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Huwag kayong papa-affect sa mga sinasabi ng ibang tao na ang pangit naman ang kuha mo, hindi naman maganda, bakit ka ba tuloy ng tuloy yung pagkukuha ng larawan. Para sa akin, basta fashion mo at gusto mo yan, go ahead lang. Huwag mo silang intindihin. Kumbaga, yung sinasabi nila sa'yo, take advantage mo yan para i-upgrade yung sarili mo. Kumbaga, to become a professional photographer someday. No? Kung yun din yung binabalak mo sa ngayon. And kung isa ka rin sa mga beginner na ano, ako, hindi ko inaano yung sarili ko na professional na ako. Eh. Kasi ang knowledge, hindi humihinto yan. Kumbaga, tuloy-tuloy lang yung learning. No? Lagi kang ano, katulad sabi ko kanina kay Ma'am Sydney, no? Look for a different angle pagdating sa photography. Kasi minsan yung mga ano natin is akala natin okay na, pero pagdating pala ng ibang anggulo naman, mas okay. Ayun. So, yun lang naman yung masasabi ko sa mga inspiring and beginner na photographer. Alright. Nakakatuwa naman ang sharing, Sir Do. Of course, yeah, hindi naman namin palalagpasin din talaga na hindi namin ma-share to sa iyo. Okay, so I hope you can see our screen, Sir Dom. Can we acknowledge po? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you on that. So, of course, this is a certificate of appreciation is hereby awarded to Sir Dominick Paul Dizon for being a resource person on the webinar session tonight entitled Fundamentals of Photography initiated, of course, by the Filipino Online Professional Service Cooperative, particularly the FOPSCo Academy, and, of course, it's today, August 10, 2021, signed by our chairperson, Ms. Rochelle Rivera de Ocampo, and yours truly, Dennis Pangio. So, okay, stop mo na ako ng sharing. So, yes, ang ganda ng episode natin today or tonight. And kahit ako aspirant photographer din, kuno. But then, thank you for sharing those tips and techniques, especially dun sa editing din. And then, we are not aware na andahin pa lang klase. So, akala natin yung photography na ginagawa natin, yun na yung maganda. But then, hey, wait. You should be aware kung ano yung iba't ibang klase. Yung pwede pa nating matry. And sabi nga ni Sir, let's just keep on trying. And yeah, unlock natin yung mga untapped potential natin. We never know. We are really bound in this industry. But of course, if you really found value in this particular show, huwag nyo nang ipagdamot to. I-share nyo na sa ating mga timeline or of course, i-story na natin to because para mas marami pang makapanood at mas marami pang ma-share at makapanood ng itong episode na to because this is somewhat a great way for us to share this knowledge, lalo na sinner ni Sir Dominick. Okay, so don't forget to like and subscribe na rin yung ating mga social media channels. Just type FOPSCo.ph or FOPSCo.ph lang sa ating Instagram, YouTube, LinkedIn, and Twitter. Lahat po tayo ay merong mga ganong social media channels. So with that, reminding you here in FOPSCo, we grow together. Thank you for watching and see you on our next episode, same day and same time. I hope that here we will all grow together. We grow together.